Hello and welcome po sa aking YouTube channel at JPDC Anime TV. Ngayon naman po i-upload ko po ang episode 6 ng Fairy Tail Season 1. Part 1 po muna ulit tayo mga idol. Muli po mga idol, sa mga hindi pa nga po pala nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, huwag nyo na lamang po kalimutang mag-subscribe and click nyo na rin po notification bell para po every time po may bago po tayong video upload ay manotice po kayo. Mga idol, wala po muna tayong shoutout po sa ngayon. Yung shoutout po natin is sa next episode na lamang po ulit mga idol. Pakicomment na lamang po yung mga gusto pong magpa-shoutout. Yun lamang po mga idol, let's go to the video na po. Ang nakaraan sa Fairy Tail. May pinaplanong masama ang Eisenbahn. Ang sinigami na si Erigor. Insekto. Mga insekto kayo. Alam ko ang plauta na yun. Yun ang flute of curse. Pipigilan natin sila. Ito ang bayan ng Globe. Dito ginaganap ang pagtitipon ng Guild Masters League para sa kanilang regular meeting. Makaro, my dear. Masarap siguro sa pakiramdam na meron kang makukulit ng mga salamang kero. Mula sa Pegasus Guild, siya ang kanilang master, si Bob. Paalala, lalaki siya. Nabalitaan ko may tinanggap kang aristokrata at pinagsabihan mo sa guild mo. Yun ang bago kong miyembro sa guild, si Lucy. Magaling siyang batang babae. Isa pa, maganda ang katawan niya. Tama na! Nakakadiri ka talaga. Nagagawa mo pang magpatawa sa lagay na yan, Makarok? Siya ang master ng 4 Cerberus Guild, si Goldmine. Malalakas at masisigla ang mga miyembro mo pero sumasobra sila sa mga ginagawa nila. Nag-aalala ang mga miyembro ng council para sa Fairy Tail. Baka dumating ang araw na isang buong sunod ng kain yung sira. Gusto ko talaga masira. Masira gamit ang katawan ni Lucy. Pero hindi tama yan. Dapat hindi mo pinag-iisipan ang ganyan ng mga salamang kero mo. Master Makarok! Master Makarok! May sulat po kayo malapit ni Minimira Jay. Maraming salamat. Kailangan naman. Master, kamusta po kayo sa regular meeting nyo? Ano masasabi nyo? Ito ang poster girl ng guild namin. Ang ganda niya talaga, no? Wow, nakakahiya. Ang batang si Mira Jade, mukhang dalaga na siya ngayon, ah. Ang totoo niya, habang wala po kayo dito, may maganda na niya na din po ang gusto kong ipala. Talaga? Bilang na lang po bumuo ng team sila na at Sugri at Ezra. Hindi po namin inaasahan. Sa tingin ko, yun na po ang pinakamalakas na team sa Fairy Tail. Magkakatotoo na yata ang ginaalala ng mga miyembro sa council. Ano na nangyari? Magkatuloy ang makasira ng isang buong sunod ng mga yun. Tapos na ang regular meeting sa ngayon. Babalik na ako bukas. Nakikiusap ako. Wala saan na mangyari hanggat hindi ako nakakabalik. Putang dalaw! Ang mga fairy sa hangin! Kunugi Station. May isang lalaki may hawak ng kawit di kamatayan nang biglang pumasok. Namumukhaan ko sila. Galing sa Dark Guild ang mga lalaking yun na nanggugulo sa lugar na to. Mas maiintindihan ko pa kung sa karwahe o kaya bangka sila sumakay. Pero sa tren? Tama! Ano kayang mapapala ng pagsakay sa tren? Samantala sarilis lang yung maandar. Kung iisipin niyo, mabilis ang tren. Pero may dahil lang kung bakit nagmamadali ang mga taga-Eisenbahn kaya naisip nila sumakay ng tren. Hindi ba? Bakit nakaubad ka? Oo nga, no? Pero paano na yan? Kumilos na nga mga militar, kaya sigurado hindi magtatagal, mauhuli na rin sila. Sana ganun nga ang mangyari. Isang insekto mula sa Fairy Tail? Hinayaan mo makita niyang lalabay flute at wala kang ginawa para pigilan siya? Kageyama? Hindi naman ibig sabihin nun, sira na ang plano. Kahit na mapansin niyo yun, wala nang kahit na sino makakapigil sa gagawin natin. Maniwala ka! Importante na doble ang ginagawa natin, panihingan. Gagawin pa rin natin ang plano. Ibig sabihin sa Oshibana Station natin gagawin. May mga gubat na hindi pwedeng pumasok ang mga insekto.
turuan niyo silang lahat ng leksyon. Ano ba, Ersa? Ang bilis mo naman magpatakbo para lumalaki na yung nakakabit sa kanay mo. Kapag pinatugtog nila ang plauta, maraming inosenteng taong mapapahamak. Kapag narinig ng isang tao ang tunog nun, siguradong babawian siya agad ng buhay. Anong gagawin natin pagdating dun? Baka wala na matira sa kapangyarihan mo. Kung mangyayari yun, lalabanan ko sila kahit gamit ang stick. Isa pa, nandiyan naman kayong dalawa ni Natsu. Alam mo, pakiramdam ko may dapat akong sabihin sa'yo, Lucy. May sasabihin ka? Ano yun? Nakalimutan ko na. Basta ang alam ko, hindi nalaman yung tungkol sa'yo. Parang lalabas na. Alam ko na! Tumigil ka! Sandali lang, yes! Natsu, mahuhulog ka! Tigilan na ako! Teka, ano kaya yung sasabihin ko kay Lucy maliban sa wag nang saluhin yung suka? Weird? Kaya yun? Weird. Ang isda? Masarap yun. Weird. 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 Itigil mo na yung pinagsasasabi mong weird ako! Ano kaya yun? Toshiba na station. Yan lang kayo kiligod! May nadiskaril na tren! Hindi namin kayo pwede papasukin! Nadiskaril na tren? Talaga? May narinig akong balita na may masasamang lalaki na kasakay sa tren eh. Huwag na kayong pumasok! Diyan alam po kayo! Sabihin mo, anong sitwasyon sa loob? Teka, bakit? Sino ka ba? Anong sitwasyon? Sagutin mo ako! Siguro hindi siya sanay sa mga taong hindi nakakasagot sa tanong niya. Intindihin mo kung bakit ganyan si Erza. Sa kubad ka na naman. Nasa loob ang grupo ng Eisenwald. Tayo na! Sige! Teka, responsibilidad ka bang sa nito? Oo. Tapos? Maraming militar ang pumunta rito. Pero wala akong nakikita. Malakas ang kutob ko na nakalaban ng mga militar ang grupo ng Eisenwald. Natalo silang lahat! Kalaban nila ang isang buong guild. Bawat isa doon sa lamang pero. Kahit ang militar, hindi sila nagawang pigilan. Sabi ko na darating kayo. Kayong mga insekto ng fairy tale. Ang dami ng bilang nila. Ikaw, lalaki. Ikaw ba si Erigor? Natsu, gumising ka. Kailangan mo magtrabaho. Imposible yan. Sumakay siya ng tren, tapos four-wheeler, tapos sa'yo. Yung nangyari sa kanya, tatlong beses na pakay. Ano kaya mo sa akin sa sakyan? Buisip ka yung insekto. Dahil sa mga tulad mo, kaya nagalit sa akin si Master Erigor. Ang boss niyo. Ano ba talaga ang tunay na binabalak mo? Ano ang gagawin niyo sa lalabay ngayong hawak niyo na ito? Hindi mo ba talaga alam? Ano bang meron sa train station? Pinipad siya! Garit siya with magic! Plano mong iparinig ang lalabay sa lahat? Iniisip ko na kung ilang libong tao nandito ngayon na hindi makalis sa station. Kapag nilakasan ko pa ang tunog, mas maririnig na ng buong syudad. Yun ang melody of death. Pinaplano mo talagang iparinig sa mga inosenteng tao sa buong lugar ang patutugtugin mong plauta? Magpupurga lang ako. Aalisin ko ang mga hangal na taong pinapangalagaan ang sarili nilang kaligtasan at karapatan habang yung iba pinagkakaita ng dapat sa kanila. Nag-uumapaw ang kasalanan nila at hindi makatarungan ang mundong ito. Kaya naman, nandito ang Shinigami para parusahan sila! Hindi mo mababawi ang karapatan mo kahit nagawin mo ang ganito. Isa pa, natanggal kayo sa league dahil marami kayong ginawang masasamang bagay na labag sa batas. Ngayong nandito na kami, hindi na namin kailangan ng karapatan namin, kundi kapangyarihan. Ang mga nila lang na may kapangyarihan na makakapagpabago sa nakaraan at makakapamuno sa hinaharap. Talagang tuluyan ka ng nasiraan. Kawawa naman pala talaga kay mga insekto. Hindi nyo na makikita ang madilim na mundo dahil katapusan nyo na! Ikaw na naman! Tama nga ako. Ikaw'y naririnig ko kanina pa. Nagkabali na siya! Tingnan mo nga naman, oh. Ang dami niya pala magkakasama sa isang grupo. Ang bawat isa sa kanila kalaban natin. Sigurado magiging masaya to. Nahulog din kayo sa patibong ko, Ferite. Nangyayari ang lahat ayon sa plano ko. May gusto akong makarinig ng tunog nitong plauta. Kailangan nilang pagbayaran ang ginawa nila sa akin. Kami ang pinakamalakas na team sa buong fairy tale. Humanda na kayo! Kayo nang bahala rito! Ipakita niyo kung gaano nakakatakot ang Dark Guild!
Makinig kayo, Natsu. Ray, habulin niyo siya. Hmm? Basta nagtutulungan tayong dalawa, imposible kayong matalo kahit ang magiging kalaban niyo ang Death God na si Ergo. Makikinig ba kayo? Ito po, ma'am! Tumaka sila! Susundan nila si Master Edgar! Ang bahala sa kanila! Ako si Rayol na magpapabagsak sa kanila! Sasamahan kita! Hindi ko mapapatawad ang ginawa ng lalaking yun sa akin! Pagkatapos natin talunin ang mga to, susunod tayo agad sa kanila. Ha? Dalawang babae laban sa napakaraming kalaban? Lupit! Dalawa lang kayong babae. Ano kaya sa tingin nyo magagawa nyo laban sa amin? Babalian lang namin kayo para hindi na kayo makalis ng buhay dito sa lugar! Pero sayang naman ang ganda namin. Magagawa nyo ba yun? Lucy, bumalik ka sa sarili mo! Ayun na nga po mga idol, kinat ko po muna muli sa part pong yan. Yung part 2 po natin, pakiabangan na lamang po mga idol. Yun lamang po mga idol, maraming pong salamat.